Narito ang latest update sa misteryosong brutal na pagkamatay ng isang overseas Filipino worker na si Marjorie B.I. Gonzalez Garcia, OFW kasambahay sa gitnang silangan sa bansang Dammam, Saudi Arabia. Ina nagsalita na, hindi naniniwala na Kenyan ang pumatay sa kanyang anak. Amo, gumagawa pala ng kwento. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Sa mga hindi pa nakakaalam, taong 2021 nang lumipad pa Saudi si Marjorie Garcia para makapag-ipon para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang dalawang anak. Nakatakda na sanang umuwi ito sa Pilipinas ngayong buwan ng Oktubre dahil tapos na ang kanyang dalawang taong kontrata. Ngunit sa kasamaan palad, ang inaasahang masalubong ito ng galak at tuwa ay luha pala at paghihinagpis ang mararamdaman ngayon ng buong pamilya. Dahil pinatay si Marjorie sa Dammam, Saudi Arabia at ang masaklap pa, grabe ang sinapit nito sa kamay ng kriminal dahil pinagsasaksak ang katawan ng ating kababayan. Na ayon sa ilang mga OFWs, ang Kenyan di umano na kasamahan nito sa trabaho ang pumatay sa ating kababayan dahil sa matinding selos at inggit. Pero hindi naniniwala ang ina na ang Kenyan ang pumatay sa kanyang anak. Nito lang Oktubre 2, eksklusibong nakapanayam ng Bombo Radio Dagupan ang ina ni Marjorie B.I. Gonzalez Garcia na si Tita B.I. Gonzalez at sinabi nito sa live interview na di daw kasundo ni Marjorie ang amo nitong babae. Ma'am Tita, may nababanggit po ba si Ma'am Marjorie na siya po ay minamaltrato ng kanya pong amo? Wala naman po, ang ano lang po daw niya yung parang di yata kanyang amo niyang babae yata. At binigyan linaw din ito ang mga balitang nagkalat sa social media kaugnay sa kasamahan ni Marjorie na Kenyan na inakusahan ng ilan nating mga kababayan OFWs na ito di umano ang pumatay kay Marjorie. Ayon sa ina, papaano daw mangyaring ang Kenyan ang pumatay sa kanyang anak wala naman na daw ito sa bahay dahil ibinalik na daw ito ng amo sa kanyang agency. Pinalalabas nila ngayon po sir na ang naggumawa nun yung katrabawan niya na Kenyan. Pero ang Kenyan na yun nakatrabaho niya, wala na siya doon eh. Wala na siya doon. Binalik ng amo ng anak ko doon sa agency niya yung katrabawan niya. Tapos nga, ang pinalili, sinasabi nila na siya daw ang sumaksak doon daw sa anak ko. Eh paano mangyayari? Eh wala na yun doon. Matatandaang noong September 15, huling nakausap ng kapatid si Marjorie. Pagkatapos ng araw na iyon, naputol na umano ang linya, hindi na ito makontakt, offline na ang Facebook at pati cellphone number nito sa Dammam ay hindi na rin umano matawagan ng pamilya. Kwento pa ng ina, noong September 15, kausap umano ng kanyang isa pang anak na lalaki ang ate nitong si Marjorie. Masaya umano sila na nagkwekwentuhan at wala umano itong nabanggit na kakaiba. September 17, may nagsabi daw sa kanyang panganay na anak na ate ni Marjorie na pinauwi na daw ng amo si Marjorie sa Pilipinas. September 27, nabalitaan na lang ng pamilya na patay na si Marjorie. Nalaman nila ito simula nang hanapin nila ito sa pamamagitan ng pag-post sa Facebook. Mga September 15 po, last na nakausap ng isang anak ko, nakausap niya yung kapatid niya na namatay. 15 po yung last na pinakano na. Tapos, September 17, sinabi po ng anak ko na may nagsabi daw sa kanya, sinabi daw ng employer ng anak ko na namatay na pinauwi na sa Pinas yung anak kong namatay. Eh, pero paano siya papauwiin ta yung passport ayaw nila ibigay. Pagkatapos noon, nalaman na namin, tinawag sa amin na namatay na pala yung anak ko na tinawag sa amin September 27 po. Sino kaya ang totoong suspect, mga kababayan? Napakalaking misteryo ang krimen na ito dahil ayon sa ina, nasabi ni Marjorie noong buhay pa ito, di nito kasundo ang among babae. Tapos nasabi rin siguro nito sa ina na wala na ang Kenyan dahil binalik na ito sa agency. Kaya nagtataka na lang ang ina at nasabi nitong napakalaking imposible yung mga balita na ang Kenyan ang pumatay sa kanyang anak. Kaya't nagmamakaawa ngayon ang ina sa mga kinataas-taasan sa Pilipinas na sana'y maimbestigahan ng maayos ang krimen na nangyari kay Marjorie para malaman at matukoy kung sino talaga ang totoong kriminal. Maya-maya, natutulala ako.
Minsan naglalakad ako na, naiiyak na ako. Iniisip ko yung anak ko kung paano siya pinatay kasi ang liit na babae yun eh. Ang liit na paya na paya yung anak ko. Ang panawagan ko sana sa gobyerno natin ay mabigyan ng pustisya yung anak ko. Linitaw ko nga pa kung sino talaga ang may sala. At saka yung mapauwi ng maaga yung anak ko. Mga kababayan, di kaya yung sinabing di pa nakilalang suspect ay yung amo lang pala nito ang pumatay kay Marjorie? Kunwari, tinakbo nila ito sa hospital para ipalabas at ipakita sa mga tao na isinugod nila ito para di sila mapagbintangan? Kasi ayon sa nakakita, patay na ito nang dinala sa hospital. Sabi, amo daw ang nagdala at wala daw sinabi kung sino ang pumatay, kung sino ang sumaksak kay Marjorie. Parang may tinatago ang amo na pilit nilang pinagtatakpan na ayaw nila mabunyag. Kasi una pa lang, bakit pinalabas ng amo na pinauwi nila si Marjorie sa Pilipinas noong September 17 kahit di naman totoo? Gumagawa sila ng kwento para tila gusto nilang iligaw ang pamilya ni Marjorie. Pangalawa, bakit di nila inireport sa otoridad yung nangyari kay Marjorie? Dahil kung totoong may malasakit sila at nakita naman nilang puno ng saksak ang katawan ni Marjorie, dapat inireport kaagad nila sa otoridad yung nangyari para sana mahuli ang salarin. Pero anong ginawa nila? Tinago nila si Marjorie sa morgue. Kung hindi pa naghahanap ang pamilya, di pa nila malalaman na yung kaanak nila na pauwi na sana ay patay na pala. Pangatlo, may nakakita na isang OFW na mismong nagtatrabaho sa Almana Hospital. Nakita nito na isinugod si Marjorie. Ayon pa sa kanya, amo daw nito ang nagdala. Pero patay na at walang nabanggit kung sino ang pumatay. Di kaya palabas lang ang lahat ng ito ng amo, mga kababayan? Di kaya ang amo lang pala nito ang pumatay sa ating kababayan na si Marjorie Garcia? Dahil nilinaw ng ina na imposible na yung Kenyan ang pumatay, wala na pala yun Kenyan sa bahay kung saan namatay ang ating kababayan na si Marjorie. Ano sa tingin nyo, mga kababayan? Pakikomento ang iyong saloobin patungkol sa bagay na ito. Salamat at mag-ingat po kayo palagi.